Morning po. Honorable ladies and gentlemen, with your indulgence, we prepared a PowerPoint presentation to go with our spoken opposition. Good morning. We sincerely thank all of you, and especially Chairman Vicente Soto III, for giving us this opportunity to present to this committee. We are here on behalf of our father, Manuel O. Gallego Jr., who is over 91 years old. Your Honors, we respectfully... Are you the daughter? Yes. All right, go ahead. Your Honors, we respectfully oppose the confirmation of DAR Secretary Rafael Mariano because of this incident on our cattle ranch in Nampikwan, Nueva Ecija, last October 1, 2016. We'll show you a very quick video on what happened. Well, just to draw your attention to the fact that more than 250 men gathered in front of our ranch, and here, the video is now playing. This is actual footage. Yes. In the last dialogue in the video, Marlon Delirio, one of the trespassers, remarked, "Noong pumunta kami sa sanib ni Kapaeng." When questioned by our brother, "Sino si Kapaeng?" his answer, "Secretary ng DAR." By this testimony of the trespassers, we believe Secretary Mariano was involved in inciting and supporting the illegal armed forced entry of more than 250 men with, as you saw in the video, bolos, machetes, and samurai swords. They destroyed the cattle electric fence, cut and burned the cattle grass food, and said that they are taking over our land and planting and building their homes there. The police blotter confirms this. The key leaders of the 250 plus men come from three main groups, all of which are affiliated with the KMP, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, of which Secretary Mariano was the national chairman. The leaders of the October 1 event were Joseph Canlas, the current chairman of the KMP, and leaders of AMGL and NAMANA, which are respectively the regional and local affiliates of the KMP. So you see, the connection of these men and their organizations to KMP, the organization that was headed by Secretary Mariano, is self-evident. Here is a screenshot of the Wikipedia page on Secretary Mariano, describing him as the chairman of the KMP. Because of this event and the threat of violence to school children, Nampikwan Mayor Badar even planned to close the public school on the following Monday
In short, it was a breakdown of law and order. The police blotter also confirms this. DAR Secretary Mariano, in his reply to our letter, says that he only learned about the event after the fact. So, granting he didn't know. Subsequent events on October 14, October 17, and October 26 show how he acted as their enabler by providing them with legal cover to pursue their lawless activities. We tackle these events one by one. On October 14, these same leaders met at the DAR Central Office. This is reported by Radio Natin Gimba on its website. Radio Gimba reports, kanilang kinukuha ang pagkakataon habang si Kapaeng Mariano, dating Pangulo ng KMP, ang kalihim ng DAR. On October 17, after the meeting at the DAR Central Office, DAR issued a letter through its Bureau of Agrarian Legal Assistance, or DAR BALA, for an on-site inspection of our property, effectively setting the stage for its compulsory acquisition, even though the authority of the DAR to subject new lands for compulsory acquisition already expired on June 30, 2014, by virtue of Republic Act 9700. Hence, the October 17 letter had no legal basis. It is evidence that Secretary Mariano is already acting beyond the law. Is this not, po, Your Honors, abuse of authority? Even worse, by issuing the October 17 letter, Secretary Mariano effectively disregarded all previous DAR orders of CARP exemption and chose to take the side of the lawbreakers. Here we enumerate the three DAR exemption orders given to our property in 1995, 2005, and again in 2014. On October 26, 2016, the scheduled date of the DAR BALA inspection, the same group of people gathered in front of the Nampikwan Municipal Hall to prepare for another forced entry. They handed out flyers clearly implicating Secretary Mariano with the words, "Inilatag ni Kapaeng." The DAR BALA inspection order had effectively empowered these people to persist in their lawless actions a second time. Please note, Your Honors, that of the 600 plus hectares inherited by our Lola, more than 500 hectares were already land reformed in the 1970s. Yet until today, our father has not been completely paid. This is confirmed by the Supreme Court in its resolution of July 29, 2013. Therefore, honorable ladies and gentlemen, from our family's original land holdings of over 600 hectares, only our 55-hectare cattle ranch is left, with a very clear exemption under existing jurisprudence. Please note, Secretary Mariano has a track record of violating the rule of law. These are evidenced in pending criminal lawsuits filed against him, disclosed in his own sworn statement to this commission. These cases involve murder, direct assault, and physical injuries. As an update, we sent this committee a letter last June 22. Allow us to highlight that Nampikwan is classified as a fifth-class community. At the request of Nampikwan Mayor Badar, for months we were in discussions with a group of investors. We were so close to signing an agreement that would have resulted in factories locating in Nampikwan, creating as many as 10,000 jobs. But sadly, honorable ladies and gentlemen, the investors pulled out and shared with us the reason for doing so. We're sharing with you excerpts from the investors' restricted security intelligence report. To summarize, Central Luzon was identified as a hotbed of NPA activity,
particularly Nueva Ecija and Pampanga, because Secretary Mariano is from Nueva Ecija and Joseph Canlas, the current KMP head, is from Pampanga. To cut a long story short, this was the reason for the pullout of investors. The result, 10,000 much-needed jobs lost in a fifth-class community. President Duterte's infrastructure projects are meant to spur development outside our crowded cities, to the countryside. The confirmation of DAR Secretary Mariano will work against this initiative. Why do we say this? BCDA Chair Aurora Garcia asserts that Clark Green City is the new economic frontier of the country. Yet, DAR Secretary Mariano, according to the KMP website, intends to dismantle large land holdings and distribute them to farmers, including Clark Green City, which is owned by the government. If confirmed, therefore, Secretary Mariano will be a major obstacle to President Duterte's vision of developing the countryside and achieving inclusive economic growth. Kasi naman po, Your Honors, as we have already experienced, if basic property rights cannot even be guaranteed by our government itself, what potential investor will invest in the Philippines? Finally, we have the following questions for Secretary Mariano. If you, sir, are confirmed as DAR Secretary, what guarantee do we have that the rule of law will be respected and followed? Will you chastise po and reprimand all lawbreakers, including the KMP and all affiliated militant groups, and exhort them to follow the law? Will you pursue the order that DAR Bala issued to us, even if under the law the period for compulsory acquisition expired on June 30, 2014, more than 3 years ago? Will you pursue the DAR Bala order, even if the DAR, from 1995 to 2014, already issued three separate exemption orders under three different DAR regional directors, reporting under three different administrations spanning more than 20 years. Sir, when will this harassment end? In summary, Your Honors, Secretary Mariano has clearly demonstrated that he has a track record of violating the rule of law and providing legal cover to land grabbers. He lacks objectivity and has an unwarranted prejudice against landowners. And he will be an obstacle to peaceful and inclusive development of our countryside. Please, Your Honors, we beseech this committee, protect property rights, uphold the rule of law, support countryside development and employment generation, reject violence. Your Honors, if you agree with these principles and support them, isn't it the logical conclusion that you would reject Secretary Mariano? Thank you for your kind attention. Thank you. Secretary Mariano, Kapeng, will you respond? Maraming salamat po, Mr. Chairman, dear members of the Commission Appointments. The incident mentioned was neither ordered nor instigated by the Department of Agrarian Reform. At malinaw po naman na after nung binabanggit na insidente na yon, I immediately directed the DAR officials to conduct investigations and to take appropriate actions, Your Honors, for its resolution. Yung pong binabanggit na meeting ng DAR with the farmers cited dun po sa nasabing insidente ay naganap po noong October 1, 2016 with the attendance of PNP, the regional office, even DSWD. Yung po ay
interagency meeting po. At isa doon sa usapin sa lupa ay yung hinggil po dyan sa Gallego Estate. At kinikilala po natin lagi na ang nirespeto po ng DAR ang rule of law. At hinggil po doon sa sinasabing OSS, yung on-site inspection and investigation na dapat ay naisagawa ng BALA o Bureau of Agrarian Legal Assistance ng DAR, ay hinarangan nga po at hindi pa hinayagang matuloy ng pamilya Gallego. Ang masasabi lang po natin at ang masasabi ko po, the DAR will pursue yung pong order na yon ng inspection, on-site inspection and investigation. At kahit po may binabanggit na ngang exemption orders, it is within the jurisdiction of the DAR, Your Honors, ang aksyonan, ang anumang petition na nakahain, halimbawa po ang pending appeal or petition for the revocation of the exemption orders issued by the DAR before. At yung pong isa nang pang kaso ng pamilya Gallego sa branch 222 ng Regional Trial Court sa Quezon City, dahil sinasabi pong si Secretary Mariano et al. Ay umubuso sa kanyang kapangyarihan o otoridad. Eh yung po ay nadesisyonan na po at tumihingi po sila ng temporary restraining order para po matalian yung kamay ng DAR para sa pagsasagawa ng nasabing kinakailangan na on-site inspection and investigation na mahalaga po na malaman natin base doon sa OSII na yon para makuha natin anong factual findings at anong maaring recommendation po. Para mahalaga po yon sa pagdidesisyon do sa pending appeal ni certainly Raul Miranda et al. Doon po sa mga na-issuing exemption orders. So malinaw po ang poder ng DAR doon, Your Honors, tulad po na itinatadhana ng Section 50 and Section 50-A ng Republic Act 6657 as amended and further amended by the Carpel Law 9700. At nung pong mga ilang araw na aking kauupo ko po bilang kalihim ng DAR, aking pong isa po sa aking pampublikong pahayag, sabi ko po ang DAR sa ngayon ay magiging bukas sa pakikipagdialogo, pakikipagpanayam, pakikipagkonsultan sa lahat po ng stakeholders ng agrarian reform. Siyempre po pangunahin ng ating mga magkasaka. At doon ko po pinabuksan yung dalawang main gates ng DAR. Doon ko po dineklara ang open door policy. Hindi po literal nakahulugan po yon, Your Honors, kundi gusto po natin na ipakita na ang DAR po ay bukas. Sabi ko nga po sa mga DAR officials and employees, kung meron tayong mga magkasaka lalo na dumarating sa tanggapan ng DAR, saan mang antas, nasa pintuan pa lamang sila, ay salubungin na natin. Alamin natin, tanungin natin ano ang mga issue, concerns nila at kung paano makakatulong ang DAR sa maaagaran at mabilisang pagresolba sa kanilang mga problema, lalong-lalo na po sa problema sa lupa. So hindi lang po ang mga magkasaka ang nagbubuksan ng pinto ng DAR para sa dialogo. Katunayan po, Your Honors, aking natatang pagkakatanda sa halos mahigit 10 taong ko pong panunungkulan bilang kalihim ng DAR, mayroon na pong mga 15 ding mga landowners. Siyempre po, maliliit na small landowners ang humingi po ng audience pa ikipag-usap po sa akin. At yung po ay aking pinaunlakan. 5 po doon sa 15 yon ay nag-o-offer pa nga voluntarily na maipasaklaw sa reforma agraryo ang kanilang lupain. Sabi nga po nila ay isang malaking pagkakataon na sa panahon ng aking panunungkulan bilang kalihim ng DAR, ay masaklaw ng land reform, agrarian reform, ang kanilang mga lupain. Pahintulutan niyo pong kumamarapatin niyo, ay hindi ko na po babanggitin ng mga pangalan ng 15 mga landowners. Ibig po sabihin, ang DAR ay bukas sa pakikipag-usap, pakikipagkonsulta,
both sa mga magkasaka po natin, Luna, at sa hanay mismo ng mga may-ari po ng lupa. Kapayeng, there is a pending petition, Your Honors. In this case, Kapayeng, ano ang naging resulta ng konsultasyon nyo? Nakipag-usap ba kayo sa Gallego family about this incident? Yun nga po, ang naging resulta po doon ay magsasagawa po ng ocular inspection, yung on-site inspection investigation, base na po doon sa kinakailangan pong isagawa dahil meron pong pending appeal for the revocation ng exemption orders issued ng DAR doon sa nasabing lupain. Ang kabuang lupain po kasi niya na apat na parsela sa aking pagkakaalam, mga 98 hectares po. Yung pong dalawang parsela na exempt noon dahil tinatawag nilang educational research area, at yung pong dalawang parsela ay cattle ranch para sa livestock. Kung meron pong pending petition for revocation, exemption orders, nasa jurisdiction po ng DAR yun na aksyonan. So ibig sabihin, within the rule of law po ang aksyon po ng DAR. Mr. Chairman, Your Honors. Yes, you said you had an investigation conducted by DAR. Po, hindi ano po natuloy yun dahil nga po sa hindi pinahintulutan po yung team na makapasok at magkaroon po ng ocular on-site investigation and inspection. Katunayan po, doon po sa inilabas pong 27 rules on ALI cases, DAR Administrative Order No. 3, Series of 2017, kung ako po ay kung hindi po nila pahihintulutan yung... Sandali, Kapayeng, medyo nalilito kami rin sa sinagot ninyo. Yung sinabi ninyo, pinaimbestigahan nyo yung insidente nung kila Gallego. Iba ata yung sinasabi ninyo. So, ang gusto namin malaman, kasi let's focus on the oppositor, ano, at yung ibang mga issues sa DAR at saka yung ikangay mga nagawa ninyo at ginagawa nyo sa DAR ngayon. Mamaya na po natin yung talakayin para mo mapadali tayo. Yung pong, sabi ninyo, nag-imbestiga kayo dito sa Gallego incident. Ano po yung nangyari? Yung po yung hinihintay po natin ang kabuuan ng report. At yung pong resulta ng investigasyon na yon at recommendation. Kailan ba nangyari itong incident ito? Your Honor, October 1, 2016 po. October 1, 2016. So, mag-iisang taon na, Kapayeng. Anong resulta ng investigasyon? Report ay yung pong insidente na yon ay sa inisyatiba po ng mga magkasaka na nabanggit. At yun nga po ang inaaral po ngayon nung DAR, at yun naman po may remedy naman po maging po yung partidong sinasabing may-ari ng nasabing estate na available either administrative o anuman po legal judicial remedies. Yes. At ang mahalaga lang po dito, sabi ko nga po, ay titingnan din po namin kung may malinaw na violation sa Section 73 ng Republic Act 6657, Provision on Prohibited Acts, Your Honor, Mr. Chairman. At dahil nga po sa napigilan yung mismong pagpasok po ng team doon, kahit po yung kaakibat na investigasyon po doon sa insidente na yon, ay hindi na nga po natuloy na isagawa ng lubusan o ganap, Mr. Chairman, dahil tumakbo po sa Regional Trial Court, Branch 222, ang Gallego Estate. Doon po kami nalilito, Kapayeng, nila Senator Lacson. Ngayon sabi nyo, hindi natuloy investigasyon dahil hindi pa ayaw papasukin. Hindi ho yun ang dapat ang investigasyon doon sa insidente. Yung mga taong nagpunta, sino sila, ano ginawa nila, at nakapasok sila eh. So, hindi ho kailangang pumasok yung investigating team ninyo. So, can you give us, submit to us a copy of the investigation report? Very willingly, Mr. Chairman, Your Honors. Oo, and then bago sumagot sila, Mr. Chairman, Gallego, majority leader of seeking clarification lang, Mr. Chairman. That Gallego Ranch, sino nag-declare ng ranch yun? Yun ba ay na-declare na
Kasi kung ranch yan, dapat yan forest zone, tama ba? Is it a forest zone o dineclare yung Ms. Gallego? Ms. Gallego, dineclare nyo po ba na dito? Naka-declare ba yun na forest land o kayo lang ang nag-declare ng Gallego Ranch? Alam nyo po, tatlong beses na ho kami na-investigate ng DAR. And nakikita nila po na talagang bakahan ho yun. Hindi, hindi, hindi. Sino nag-declare na bakahan yun? Kailangan na-declare yun na bakahan eh. Kasi dapat yun, forest zone. Kasi kung forest zone yun, automatic, hindi pwede saklawin ng any ano yan, land reform o ano. Kasi forest zone eh. Pag declared na forest zone yun, forest zone po ba yung land yun? Hindi ho forest zone yun. O so kayo lang ang nag-declare na bakahan yun? Actually ho. So ano dati yun? Ang history ho noon is after the war, bakahan na po siya. No. Kailangan may deklarasyon yung gobyerno na bakahan meron, yan. Meron po. Nasa, oh, so, may DAR. So ano yan? May TLA kayo? Ano ho yung ano yan? PLA pala. Pasture Lease Agreement sa gobyerno. Kasi hindi nyo pwede angkinin yung ano na yun, lease lang yan eh. Kumbaga kung ranch land yan, lease lang yan eh sa gobyerno. Kasi kung lupa nyo yun, kung kayo lang ang nag-declare yun ng ranch land, hindi dineclare yan ng gobyerno na forest land. May mga nakadeclare, katulad doon na rancho namin, inaarkilahan doon namin yun since 1967. May ano yun eh, may lease yun eh. May pasture lease agreement kung tawagin. Every 50 years, may pasture lease agreement yun. So, paki-explain lang sa amin, yung bang, ano na yun, yung land na yun, declared ba yun as forest land by the government? Sir, ako po si Manuel Gallego III, no? Ang hindi po, in the short answer, it is not. It is not forest land. So you're not leasing it from the government. So it's not a cattle land. It kayo lang ang gumawa ng cattle land. No, doon. It wasn't us. It was the DAR in our exemption order, in their exemption order, that declared it as a cattle livestock.